CJ. Over to Hotline. You must have turned out. And Calvin of Whitmore. Mga brods, time out muna. Gusto nyo ba kumita na kahit nasa bahay ka lang, ikikita ka na kahit nanonood ka lang ng mga paborito mong kupunan sa kahit anong liga, dito ka na sa 1xBet. Pwede ka nga tumaya or magbet dito mapa PBA, NBA, FIBA Eurobasket, FIBA American Basketball. At saktong-sakto nga yung nagsimula ng NBA 2023 season. Ongoing pa rin na ang ating mainit na PBA Commissioner's Cup. At syempre meron din tayong MPBL dyan mga brods. So sa unang deposit mo, ibibigyan ka agad ni 1xBet ng 7,000 pesos deposit bonus. So para makapag-register, i-click lang ang link dyan sa pin comment section sa ibaba at gamitin ang promo code na 1xOverrated. So bet na mga kabrods! Hey mga brods and mga brods, may balita nga po tayo dito po sa SMB dahil balak talaga nilang palitan na ito pong si Devon Scott bago mag-playoffs mga brods. So maraming nga pong option ito pong SMB na mga imports ngayon. So ito na ito mga brods, isa na itong si Mr. Everything. Ito pong si Marcus Blakely. So kilala nyo naman mga kabrods ko, sino ang isang Marcus Blakely, lalong lalo na isa rin siya at parte rin siya ng Grand Slam noon ng SunMig Super Coffee Mixers noong 2013. So 2-time PBA champion lang naman mga kabrods. Ito pong si Marcus Blakely. At yun nga, abalik-balik rin ito sa PBA. Huli nga itong naglaro sa Blackwater Elite noong 2019 at 2018 TNT Tropang Giga. At last niya nga yung 2015 dati dun sa Sunwig Coffee. Ngayon nga po, yung 2022, wala pang kontrata ngayon mga brods. Ito pong si Marcus Blakely. So, ibig sabihin, available ito pong si Marcus Blakely ngayon mga brods. Huli nga itong naglaro noong 2020 sa Kumamoto Volters. So ito nga ay syempre isa ito sa mga pinag-iisipan ng SMB. So alam natin na hindi naman kalakihan si Blakely ngayong Commissioner's Cup. Sa height niyang 6'5" mga kabrods, syempre alam natin na undersized siya. Pero sa pagbalik ni Junmar Fajardo from throat injury mga kabrods, alam ko nga na hindi na kailangan ng SMB ng isang malaki-laking import pa dahil nandyan pa si Tautua, nandyan pa si Fajardo, nandyan pa si Brondial na pwedeng maging bigs nila, maging import stopper sa ilalim. So bukod tanging kailangan nga ngayon ng SMB ay ito nga pong mga 6'5 pataas na players ng import at mga kabrods, dapat scorer talaga. At ito nga si Marcus Blakely. Hindi naman siya kilala bilang isang scorer, pero yung gilas nito sa laro mga brods, gustong gusto ito ni Coach Tim Cohn dati sa SunMig Super Coffee Mixers. Dahil ito pong si Blakely, grabe dumepensa ito, napakabilis. Hindi man ramdam yung kanyang puntusan dito sa every game niya dati, pero ramdam yung mga hustle play, yung depensa nito, yung favorite niyang alley-oop plays, yung mga passing ni Blakely mga brods, makikita mo dyan. So alam ko nga na medyo mabagal kasi yung play neto po ng SMB, pero ito pong si Blakely, alam ko nga papabilisin niya yan dahil mapakbilis na itong player na ito mga brods kung tutuusin na ito pong si Marcus Blakely. At yun nga, syempre naging 3-time East America Defensive Player of the Year pa ito mga kabrods. So makikita mo talaga ito pong si Blakely, mataas tumalon, laging nagche-chase down blocks, may hustle, may passing, and yung scoring niya mga brods, alam ko nga yung scoring ni Marcus Blakely hindi masyadong pilit dahil gusto niyang na-involve yung mga teammates na ito. So syempre hindi na sila masyadong mangangailangan ng scoring dito kay Marcus Blakely mga brods. Ito pong SMB, lalo na nalaman natin na ito pong si Terrence Romeo maglalaro na rin next game ng SMB. So sa height na 6'5 athletic import na itong si Marcus Blakely mga brods, sa tingin nyo ba sa lahat po ng mga SMB fans, bagay ba si Blakely na maging kapalitan na ito po ni Devon Scott, maging replacement niya? So komento mo lang, opinion mo dyan mga brods.
at iisa. Isayin natin yan. So dito naman po tayo no, sa kabilang balita natin mga broads sa darating na 2023 next year na yan mga kabroads. Ito pong si Mo Tautua ay nasasabi ngang mag-expire ang kontrata na ito sa SMB. So ito nga, maraming teams din ng syempre alam ko magkaka-interest dito kay Mo Tautua. Syempre 6'8 ba naman, tapos napakalaki na ito para kasing import. Ito pong si Mo Tautua. Tapos grabe rin pumusta ito sa ilalim, nag-improve talaga ito ah. Ito pong si Mo Tautua, hindi ganyan yung mga galawan niya dati sa TNT. At yun nga, alam ko na makagaling mag-improve at mag-groom ng mga big man ito pong SMB. Kaya nga napakalakas na ni Mo Tautua sa ilalim, maski nga import binabody-body niya. Pati nga si Abueva, pinapatalsik na lang na ito po ni Mo Tautua eh. So yun nga, ayon sa mga reports natin, nakaabang ang barangay Ginebra San Miguel mga brods ha, dito po kay Moala Tautua. So balak din na ito po ni Boss Al Francis Chua, once na mag-expire ang contract na ito po ni Mo Tautua, hindi mo napapapirmahin ito ng SMB. Dahil o-offeran ito ng barangay Ginebra para nga ito ang bigyan ni Boss Al Francis Chua ng big man. Alam ko na kailangan din ang Magnolia Chicken Templados Hot Shots. At yun nga, isa rin ito sa mga plano ni Boss Al na bibigyan din niya ito ng big man. Syempre 3-team trade ito mangyayari mga bros. Pero kay Tautua, kung free agent naman siya, why not kunin agad ito ng barangay Ginebra San Miguel. So alam ko, ito pong barangay Ginebra kasi wala masyadong pumaposte sa ilalim. Si Japet, High Flyer, puro floater yan. Minsan hindi nga natin medyo nakikitang nagpo-poste yan. Sina Aljon Mariano, yung mga ibang bigs na ito, sina Malonzo, Gray, mga kabroads, hindi sila masyadong pumaposte. Dati nung nandyan si Slaughter, pwede yan, pero ngayong wala na. Ito pong si Greg, wala na masyadong naposte dyan mga kabroads. Kaya nga ito ang problema ng Ginebra. Kapag wala na pumaposte sa ilalim mga kabroads, lagi na lang may bantay yung mga shooters nito from the corners. Kaya nga diba hirap din ito pong si Pesumal. Yun nga mangyayari dyan mga bros. Kailangan nila ng isang player or big man na pumaposte sa ilalim. Once na ma-double team yan, alam ko nga mga bros na malilibre yung mga corners or yung mga shooters nito ng Barangay Ginebra San Miguel, para nga mas maganda yung execution ng play dito ni Coach Tim Cone. So yun nga, isa sa mga pinaplano talaga ng Barangay Ginebra at ni Coach Tim na makakuha ng isang big man na pumoposte sa ilalim. So baka nga ito na yung plano nila na kunin ito pong si Mo Tautua para nga sa play na triangle offense ni Coach Tim Cone makompleto na, maging kompletos regados na yung magiging team plan ng play dito ni Coach Tim Cone. So alam ko nga mga broads, maraming mag-offer dito kay Mo Tautua, pero alam natin na nasa pudar na yan ng SMC team. Syempre Barangay Ginebra, SMB or Magnolia lang ang pwedeng puntahan nito ni Mo Tautua once na ma-expire ang kontrata nito. Dahil gumagaling din naman ito pong 6'8 big man na ito, malaki-laki talaga mga broads ah. Ito pong si Mo Tautua. Pero syempre pinag-iisipan pa ito ng Barangay Ginebra kung kukuha ba sila ng ganitong player or magfo-focus sila sa kukuha ng isang shooter. So hindi pa natin alam mga broads. Syempre hihintay na lang natin yung mga anunsyo dito ng galawan nito ng Barangay Ginebra, or after ng season ba ito gagalaw sila ulit ng mga big trades na ganito. So ikaw mga broads, sa tingin nyo ba si Mo Tautua na ba ang babagay sa sistema ni Coach Tim Cone sa Barangay Ginebra San Miguel, or wag muna, or mas mag-focus sila sa shooter? So ikaw mga brods, comment mo lang ang opinion mo dyan mga brods ha? At isa-isayin natin yan. So salamat po sa panonood mga brods. This is Overrated Highlights yun lang. I'm out. Yeah, she's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get